guys, yan yung bridge sa ilalim bago buhusan. Ayan, ID niyan. Ito ID. Yan yung pang main niya. Ito naman yung perlina. Pang branches niya. Ito mga angle bar. Yan, angle bar niya. Pang support niya. Ito perlina para hindi kumalaw. Medyo maingay guys. Ayan guys, nagbubuhos ng slab. Ito yung existing. Bakal. May tape guys. Ayun yung dugtungan ng metal sheet. Mamaya bubusan na to. Para may ebidensya. Guys. Yan yung dugtungan guys. Inalagay niya ng tape para hindi tumagos. Packaging tape lang pwede na. Yung span, yung isang span lang muna siguro bubuhusan. Kasi baka hindi umabot yung materyales. Pakita ko sa inyo yung bridge sa ilalim. Dapat guys, ang halo niya ay malabnaw para iwas yung bubo na graba. Para pag para ang buhos niya ganito magiging itsura. Parang concrete. Parang ready mix.
pag malagnaw ang halo, ganyan. Kasi sa buhos dapat malagnaw. Papakita ko sa inyo mamaya guys ang ano. Finishing ang bus nila. Salamat. Nililinisan na nila. Dugtungan, lalagyan pa yun ang tape. Ayan. Lalagyan lahat ng tape. Tapos yung mga bato-batong yan, lilinisan. Para kumapit. Yan. Lalagyan nyo rin tape to, no? Packaging tape na lang. Mga butas. Tapos papormahan yung gilid. Yan yung gilid niya. Papormahan. Kasi nulugan. Ayan yung mga awang na yan, lalagyan ng tape, packaging tape. Ayan, nililinisan. Nililinisan, tinatanggalan yung mga bato para kumapit yung semento. Kasya pa ba yung materials doon? Thank you.
nilalatagan na ng bakal. Dinugtong yung ano. Bakal sa kabilang ano. Sa kabilang buhos para magka-connect pa rin sila. Yan, mga scrap lang ginamit. Scrap na bakal. Pinagdugtong-dugtong. Yan guys. Tapos na nilang lataga ng bakal. Yung pagitan nilagyan na rin nila ng tape. Para hindi magkaroon ng leak. Tapos yung existing na sobra sa buhos na karaan. Ito, dinugtong lang nila sa kabila. Para tumibay. Winelding siya. Ayan. Para makatipid kayo guys, pwede kayong gumamit ng mga scrap na bakal. Dahil pares na bakal pa rin naman yun. Makakatipid kayo. Kaysa dun sa bago. Ayos na siya guys. Ready for concrete pouring na. Guys, ang kapal nga pala nito ay 2 inches. Usually ang kapal ng sa mga building ay nagre-range ng 10 inch. So, ito ay mezzanine naman. Kahit 2 inch, pwede na siya. Dahil mga I-beam naman nasa baba. At nilatagan rin siya ng mga plain sheet. Ito, pansahig. Kaya sigurado matibay siya. Okay, dito nagtatapos at maraming salamat.